Hi guys, welcome to my channel and welcome again sa ating another vlog today. Okay, so ating gagawin ngayon ay manghuhuli tayo ng mga isda. Okay, so kung inyong naalala, meron tayong maliit na fish pond doon sa palayan namin, banda. Okay, so lalagyan natin yun ng isda. Nice. So manghuhuli tayo sa ilog. Nice. Yan. Iniwan ako na aking kasama. Okay, so stay tuned and mamaya-maya pakita natin kung paano manghuli ng isda. Iniwan na ako. Guys, iniwan na ako, guys. Iniwan na ako. Yun yung aking kasama sa dulo. Yoro, gusto ba akong dyan agi, eh? Isakto gin man sa November, mabalbagal rin. Malayo pa tayo sa ilog. Hello guys, kamusta kayo? Ngayong araw, aking ibabahagi sa inyo yung ginagawa naming pangisda gamit ang lambat. And kung hindi nyo pa naranasan na mangisda gamit ang lambat sa ilog, so I suggest na panoorin nyo itong video namin para malaman nyo kung paano ito gagawin. And para naman sa mga bihasa na, okay, at lagi nila itong ginagawa, ako'y lubos na magpasalamat kung inyo itong panoorin. And baka may mga iba pa kayong diskarte, iba pa kayong mga technique para makarami tayo. Okay, so pwede nyo bang i-comment sa ibaba? Mangingisda tayo gamit ang lambat. Okay, kasama ko yung aking pinsan. Pinsan niya pa o second cousin. Di bali na. Okay, so try natin kung makarami tayo and ilagay natin sa fish pond. Okay, so tawag nito ay panglaya. Okay, panglaya tawag namin. So gamit namin ang lambat. Okay. Ayan. Nice try. Again. Makita mo man, nungaw? Makita mo man? Di, buhay man makatupa. Aras dalaw man ang pamatuhay kung dalaw ko, ha? Klagyo rin. Doon na sanggap ganit panarap ko pagbuhay mo. Kapiso. Kita kawaw. Kuri mag uloguro. Ah, intak. Ito sara. Maliliit pa, fang fish pan gid man. Sarap maligo sa ilog.
namin nang huhulit yung pala ng isda. Gamit nila yung goggles. Okay, goggles ang gamit nila. Sarap maligo. Yun, ang laki. Yan, malaki, malaki. Yan. Yan. Dekat sa baba Wilkins. Pang-ulam. Okay, so ayun na nga. Naiwan na tayo sa sobra nating ginagawang video recording. So, pero mag-iingat tayo dahil madulas baka mahulog natin yung cellphone natin. And wala na tayo magagamit sa iba nating mga video vlogs and sa mga video recordings natin sa ating Bible sharing. Okay? So, kanting ingat. Okay, masarap maligo dito. Okay, parang gusto kong maligo. Kaya lang, yung pang-insta namin ay hindi nagsistay sa isang lugar lamang. Okay, so hindi pwedeng magkaligo. So ayan. Ayan na. Dito kami lagi nangingilaw na aking tatay at saka mga kapatid. Sa ilog na to. Yun, nakarami. Nakarami, nakarami. Ay, may isa. Okay, pangprito. Pangprito na 'yan. Ano kumana ng di ansano? Span. Daga busok pa. Ay. Kinain na ng ilog. Yung lupa, mga kapatid, ay parang kinakain na ng ilog. Eh, kawawa naman ang mga may-ari dyan. So, mahirap din pala kapag mahangin. Kasi gumagalaw yung tubig, so hindi natin makikita ang isda, ang tilapia. Kala ko nga mas maganda kapag hindi tayo nakikita nun kasi para mahuli natin. Kaya yun pala, mali pala yung inisip ko. So, kailangan makita natin, syempre, para alam natin kung saan natin itatapon yung ating lambat. Okay. Sana makakarami tayo.
mababaw lang naman, so dito tayo. Pero konting ingat pa rin dahil baka mahulog ang ating cellphone. Eh dito kami lagi nangingilaw. Alung-alung lang, medyo danlag. Danlag lang yung Machinilas mga daan. Ito, smouty mo. Dito tayo sa kabilang. Mahirap, baka mahulog yung cellphone. Madaming bato. Tingnan nyo. Yun. Share ko lang. Dati nung elementary ako, kadalasan kapag walang pasok, dito kami pumupunta sa ilog na to. Kumukuha kami ng mga gemstone. And nilalagay namin sa school. Dahil yung lugar namin, yan, biniyayaan ng maraming gemstone. Okay, so iba't ibang gemstone yan. Yan. Okay, iba-ibang kulay. And so katunayan, ito ay tinatawag namin ano? Yan, gemstone. Oh, madaming gemstone dito. Ha? Bow. Ginaguba ng daso ba ah? Sinisira nila yung ilog. Dito kasi sila kumukuha ng buhangin eh. Wala na linaw gawa sa Ibanong? Dati nga antes pang tagbaraha. Dalam-dalam pagwayara mo kagadaura pagwati mga dragkal batuyaw. Jakra duro tilapia kato nga gamanlo kami. Hindi na mo madakap goy bay dalam bay. Gamit naman ni tagad-tagad lang. Dragkal pa. Siguro apektuhan guro ka kutkot na yan ay gay. So ayun nga, dun sa bandunahan dito sila kumukuha kasi ng buhangin, binibenta nila. Wala na, wala nang malalim. Okay, kung sa aming lingwahe pa, wala nang linaw, ibig sabihin malalim na part kasi nasisira na yung ilog namin dahil sa mga ginagawa nila dun. So wala na. Dati malalim dito. Okay, so alam ng mga kuya ko yan na mahilig ng mamingwit, mga wheel. Okay, so wala na. Patay na yung malalim na part. Ubus na yung malalim na part. Dalam yaram. O na, mamunit. Diyan lang kami kra. Dalam dyan bay. Pero ngayon sira na. Wala na. Nasisira na ang ilog. Dito tayo dadaan sa mababaw. Walang ganong malaki ba ito. Tamantulas eh. Sarap siguro maging buhay. Mamaya pag sobrang init na, maliligo ako.
Jarak kau na dalam jara. Oh. Siguro dahil sa kot-kot na sa ubas, no? Hindi ko kung makalagyo pa eh. Sunod lang madapli. Buturon. Kung dergal rin. Para sa fish pond lang. Maliliit eh. Sarahanan lang ata ang sibilog ng balbao to eh. Dire mga batchmate na katuman. Madrag kalwato na. Kurang ayun hipon. Nangangagat. Okay. Ito yung ilog namin. Sira niya dahil sa mga nagbubuka ng buhangin. Siya nga pala, nakikita niya yung malaking bundok na yun. Yung abot ng ulap. Okay, so, yung bundok na yun ay tinatawag naming Puras. Okay, that is Mount Puras. And sa Mount Puras na yan, diyan makikita yung napakalaking bulaklak na tinatawag natin Rafflesia. Okay, sa bundok na yan, mayroong Rafflesia dyan. And marami pa ibang mga wild animals. So that is protected by our municipality. Umaragas ang tubig oh. Okay, so dito tayo. Thank you.
makita mo? Makita mo man? Yung isda sa dalam. Sanggap gali. Basa ka dyan. Buta galunan. Dapat bahal. Rapat silun. Lagi kau ti karambarawian. Parang tahanan ni Lulong the crocodile. So ayun na nga, kaunti lang yung ating nakuha ngayon. And maliliit pa, tamang-tama lang talaga para sa fish pond natin. Okay, so pabalik na kami, pauwi na kami. And kain tayo tinapay. Kakagutom pala maging cameraman. Okay, so mamaya-maya pakita namin kung saan namin ilalagay, saan yung fish pond. Okay, sa mga hindi pa nakita ng aming fish pond, tayo ay magbubuting doon gamit yung balsang saging. Okay, so stay tuned kung may iba pa kaming upload or next videos natin. Okay, bye bye. Okay, so tapos na tayo. Pupunta na tayo doon sa fish pond and lalagay na natin doon yung mga maliliit nating nakuha and aalagaan ulit natin. Okay, so dadaan na naman tayo sa mga palayan. Yan. Okay, so ewan ko kung ma-enjoy nyo itong video na to. Pero as a cameraman na sumama sa panglaya or pangisda gamit ang lambat, and I kita tayo sa ating fish pond. Bye bye. Dito na tayo ngayon sa aming palayan. Hey, so maraming alagang bibi yung nagtatrabaho ng aming palayan. Hey, so pupunta tayo dun sa fish pond na aming ginawa last time. And ilagay natin dun yung mga nahuli nating isda na maliliit. Yeah. Dandahan tayo, baka madulas. Bilisan mo. Okay, so makikita nyo naman na tagabukid talaga ako yung ganitong turmahan. Okay, tagabukid. Okay, so sa mga mahihilig dyan na masyal or mahilig sa mga bukirin, okay, so hindi tayo magkakalayo. Okay, so pupunta tayo sa swimming pool. Ando na yung aking kasama. Bilis niya, bilis niya. Sagit lang. Okay. Lo, parang nabawasan na itong tubig ah. Okay, dito tayo sa fish pond. Okay, so dito natin ilalagay yung iba. Maliliit. Ah, patay rin lang. Iba to, bay ko, kundi patay ko. Daddy, hindi. Prituho ng ura. So ayun na nga ang nangyari sa ating ngayong araw.
Sad to say, mahina yung ating nakuha. Kaunti lang, maliliit pa. Pero yung ibang maliliit, nilagay natin yan sa fish pond. Ayan, sa likuran ko. Ayan, sa aming ginawang fish pond. And so, sana panoorin nyo ito. And sana mag-enjoy kayo. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, pa-subscribe and pa-share na din sa inyo mga kaibigan. Okay, so marami pa tayong mga videos. Okay, so maliban sa vlog, mayroon tayong mas mahalagang video. Patungkol naman yan sa Biblia. So maraming salamat sa pagtangkilik na aking mga videos. Okay, so ingat po kayo palagi and see you again on my next vlog. Thank you so much for watching. Thank you for the time that you spent on my videos. God bless you all.